walang katapusang kapangyarihan. January 11, sa mga makilangit na dako. Sino ito na nanggagaling sa Edom, na may mga kasuotang matingkad na pula mula sa Bozra? Siya na maluwalhati sa kanyang suot, na lumalakad sa kadakilaan ng kanyang lakas. Ako iyo na nagsasalita ng katwiran, makapangyarihang magligtas. Isaias Kapitulo 36 Versikulo 1. Dumating ang bugtong na anak ng Diyos sa mundong ito upang tubusin ang nagkasalang lahi. Binigyan niya tayo ng katibayan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Siya ay magbibigay daan sa mga tumanggap sa kanya na bumuo ng mga karakter na malaya sa lahat ng mga hilig na inihahayag ni Satanas. Maaari nating labanan ang kaaway at lahat ng kanyang puwersa. Ang labanan ay magtatagumpay, ang tagumpay ay makakamit, sa pamamagitan niya na pumili kay Kristo bilang kanyang pinuno, na desididong gawin ang tama dahil ito ay tama. Ang ating banal na Panginoon ay sapat sa anumang kagipitan. Sa kanya'y walang imposible. Ipinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig para sa atin sa pamamagitan ng buhay ng pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo at kamatayang puno ng paghihirap. Lumapit ka kay Kristo kung ano ka man. Italaga mo ang iyong saril ng buo sa kanyang kahabagan. Walang kahirapan sa loob o labas na hindi malalampasan sa kanyang lakas. Ang ilan ay may mga pag-uugaling parang bagyo, ngunit siya na nagpakalma sa mabagyong dagat ng Galilea ay mangungusap sa nababagabag na puso, kapayapaan, tumahimik ka. Walang likas na mapanghimagsik na hindi kayang supilin ni Kristo, walang pag-uugaling napakamabagyo na hindi niya kayang sugpuin, kapag isinuko sa kanyang pag-iingat ang puso. Siya na nagtatalaga ng kanyang kaluluwa kay Jesus ay hindi kailangang mawalan ng pag-asa. Mayroon tayong isang makapangyarihang tagapagligtas. Sa pagtingin kay Jesus, ang may akda at tagapagtapos ng iyong pananampalataya, masasabi mong, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat. Awit Kapitulo 46 Versikulo 1-2. Magkaroon tayo ng higit na pagtitiwala sa ating manonubos. Huwag kang lumiko mula sa tubig ng Lebanon upang humanap ng pamatid uhaw sa mga sirang balon na walang laman na tubig. Ang mapagpitagang pagtitiwala kay Jesus ay ginagawang hindi lamang posible ang tagumpay kundi tiyak. Bagamat maraming tao ang nagpapatuloy sa maling kaparaanan, bagaman ang maaaring kahinatnan ay lubhang nakapanghihina ng loob, gayunpaman ay maaari tayong magkaroon ng ganap na katiyakan sa ating pinuno, sapagkat, ako ang Diyos, pahayag niya, at wala ng iba. Isaias Kapitulo 45 Versikulo 22.